Finissez-moi! Habang patuloy pa rin nga ang paghahanap ni Ambo ng tulong para dito sa totoong presidente at kay Elizabeth dahil sa nilalagnat itong si Oscar Hidalgo, ay napadpad naman ito sa isang departamento na walang tao. At dun nga sa kanyang paghahanap ng tulong ay nakita niya ang mga tauhan nitong si Renato Hipolito na tila gustong huntingin sila at hinahanap sila ng patuloy. At dun na nga napansin ni Ambo na talagang delikado ang lagay nila sa lugar na kanilang napagtaguan. At dun na rin narinig ni Ambo ang usapan ng mga tauhan itong si Renato Hipolito na naging dahilan para magtago si Ambo sa isang multicab. At doon na nga nagsimula na hintayin na makaalis ang mga tauhan itong si Renato Hipolito para maisagawa ni Ambo ang kanyang plano na makapaghanap ng tulong. At nang nakaalis na nga mga tauhan itong si Renato Hipolito para hanapin sila, ay nagsimula na itong maglakad. At doon na nga nakita ni Ambo ang mga damit na nakasampay at ang mga tsinelas na nakalatad sa lupa. At doon na nga nagsimula si Ambo na kuhanin ang mga ito. At nang nakuha na nga ni Ambo, ay kagad naman ito pumunta dito kay Elizabeth at kay Oscar Hidalgo. At doon na rin gumigil itong si Elizabeth at tinanong si Ambo kung saan ito kinuha ang mga damit at tsinelas na dala nito. Siguro ay ninakaw nito. At doon na rin patuloy pa na iniiba ni Ambo ang kanilang usapan at sinabi kay Elizabeth na hindi na mahalaga yon at ang mahalaga ay ang kanilang kaligtasan. Ngunit mapilit pa rin itong si Elizabeth. At sa sobrang pilit ni Elizabeth ay napilitang umamin itong si Ambo. Sa kabilang banda naman, habang yung dalawang tauhan ni Jacob ay nag-uusap, ay sinabi naman ang isang tauhan nito sa kanyang kasama na kapag ka inayos nila ang kanilang transaksyon na magaganap ay maaambunan sila ng grasya. Ngunit kapag ka pumalpak sila ay ililibing sila ng buhay nitong si Jacob. At doon na nga nagsimula na tumawag si Jacob dito sa kanyang mga tauhan. At doon na rin sinabi ni Jacob ang kanyang pagbabanta na kapag ka hindi inayos ng kanyang mga tauhan ang transaksyon na magaganap ay tila ibabaon nito sa lupa at puputulan nito ng ulo ang dalawang niyang mga tauhan. At doon na rin nagsimula na ayusin ang mga tauhan nitong si Jacob ang mga transaksyon na magaganap. Sa kabilang banda naman, habang itong si Don Guillermo ay naghahanda sa pagdating ng First Lady, ay kinausap nito si Lucia at sinabi nito kay Lucia na kamusta na nga ba ang pasilidad na tutuluyan ng First Lady. At doon na rin sinabi ni Lucia na ayos naman ang tutuluyan ng First Lady, na ipaghanda na niya ito ng mga makakain at mga tao na posibilidad na mag-asikaso nito habang iniintay itong si Don Guillermo. At mga tao na posibilidad na mag-aasikaso sa First Lady habang hinihintay ang pagdating nitong si Don Guillermo. At doon na rin sinabi ng isa pang kasamahan nitong si Lucia na nakapaghanda na rin ito ng mga security para sa seguridad nitong si Don Guillermo. At doon na rin nagsimula na umalis etong si Don Guillermo papunta dito sa hotel na tinutuluyan ng First Lady. Sa kabilang banda naman, walang kaalam-alam si Don Guillermo na naghahanda na rin etong si Armando at Samuel. At doon na rin sa pagkakataong yon ay kumukuha na ng mga armas etong si Samuel. At pagkakuha nga ng mga armas ay sinabi ni Samuel sa kanyang mga kasamahan na hindi na nila paabuti ng buhay si Don Guillermo sa hotel na pupuntahan nito para kitain ang First Lady. Ngunit tumutol pa rin ang isang tauhan itong si Samuel at sinabi na paano ang mga plano nila nitong si Armando. Hindi pwedeng suway nila si Armando, malaki ang magiging gulo nito at posibilidad na pumalpak ang magiging plano nito. At doon na rin nagsimula na uminit ang ulo ni Samuel at inilabas nito ang baril na nasa likuran nito at sinabi sa kanyang mga kasamahan na pagtatalunan pa ba nila yon na may pananakot at pagbabanta. At doon na rin napilitan na sumunod ang mga kasamahan itong si Samuel sa kanya. At pagkatapos ng sabihin ni Samuel sa kanya mga kasamahan yon, ay tumawag naman ang isa sa kanila mga kasamahan na nagbabantay sa pag-alis itong si Don Guillermo at ibinalita na paalis na ito at papunta na sa hotel. At doon na rin nagsimula na umalis etong sina Samuel. At kahit labag pa man sa loob ng kanya mga kasamahan ay napilitang sumama sa kanya. At habang nasa daan na nga etong sina Samuel at nangunguna ang kanilang sasakyan at nasa likuran ng kanyang mga kasamahan, ay tumawag naman si Armando sa isa sa mga kasamahan niya at sinabi na nasa na sila nitong sina Samuel. At doon na rin sinabi ng isa sa mga kasamahan nila na nag-iba ang plano ni Samuel at ang gusto nito ay hindi na paabuti ng buhay etong si Don Guillermo sa hotel na pupuntahan nito para kausapin ang First Lady. At doon na rin galit na galit na sinabihan ni Armando ang kanyang mga kasamahan na susundan nila etong sina Samuel dahil posibilidad na mapahamak ito at mapalaban sa mga tauhan itong si Don Guillermo. At doon na nga nagsimula na bakbakanin ang
Samuel ang mga tauhan itong si Don Guillermo at tubusin ang mga tauhan ito at patayin itong si Don Guillermo. Ngunit tila parang malalagay pa sa alangan ng mga kasamahan itong sina Samuel dahil sa napakarami ng mga tauhan na nakasunod dito kay Don Guillermo. At tila nakikipagbakbakan na rin ang isa sa mga tauhan na babae nitong si Don Guillermo na magaling pagdating sa pakikipagbakbakan. At tila parang mauhuli na rin itong si Armando sa pupuntahan nila na pagsunod dito kina Samuel at para mailigtas ang buhay nitong si Samuel. Sa kabilang banda naman, habang itong si Renato Hipolito ay nag-iisip ng paraan kung paano nga ba masusolusyonan ang kanyang problema sa pagkawalan itong si Oscar Hidalgo at paghanap dito, ay tila papaalis ito ng bansa para kausapin ng iba't ibang presidente at maisaayos ang kanyang plano na mailabas-pasok sa bansa ang kanyang mga epektos nang hindi nahuhuli ng mga otoridad. At doon na rin sa pagkakataong yun ay nag-isip pa itong si Renato Hipolito ng paraan kung paano nga ba matutuldukan ng kanyang problema. Sa kabilang banda naman, tumawag nga itong si Agustus dito kay Lily para ibalita na alis nga itong si Renato Hipolito ng bansa. At doon na rin sa sinabi yun ni Agustus ay nagkaroon ng idea si Lily para usapin at bulahin ng bulahin na itong si Mariano para mas mapasunod niya ito at maging kakampi niya ito. Sa kabilang banda naman, nakita naman ni Arturo Padua itong si Agustus at tinanong kung saan nagpunta itong si Lily. Ngunit walang naisagot itong si Agustus at sinabi niya dito kay Arturo Padua na hindi niya alam kung saan nagpunta itong si Lily. At doon na rin nagkaroon ng masamang kutob itong si Arturo Padua na parang hindi na siya kailangan nitong si Lily at parang kaaway na rin ang tingin ni Lily sa kanya. Kaya naman nag-isip ng paraan itong si Arturo Padua kung paano nga ba may iisahan itong si Lily. At doon na rin papasok sa kanyang isipan ang pagtatraitor dito kay Lily. Sa kabilang banda naman, ang napapaisip itong si Ambo ay pumasok sa kanyang isipan kung paano sila nakapagtago sa mga tauhan itong si Renato Hipolito at kung paano nga ba sila hindi naabutan itong si Renato. At doon na rin nagsimula na pumasok sa kanyang isipan nang ilak niya ang gate para hindi makapasok itong si Renato Hipolito. At yun ang pinakakakaibang ginawa nitong si Ambo para maisalba ang mga buhay nila ng presidente at para maisahan niya itong si Renato Hipolito. Samantala, habang itong si Albert De Vela ay galit na galit at nag-iisip ng paraan, ay tinanong naman ito si Alcantara at si Pabia kung kamusta na nga ba ang paglalakad ng mga asset nila dito kay Balmoria. At doon na rin sinabi nitong si Alcantara na wala pang balita na nagmumula sa kanilang mga intel kung saan nga ba magaganap ang transaksyon. At doon na nga nagsimula na nagalit itong si Albert De Vela at sinabi dito kay Alcantara at kay Pabia na hindi na nila mahihintay itong si Lito Balmoria para bumango ang pangalan ng Black Ops. Kailangan nilang maghanap ng iba't ibang drug lord na most wanted para tumaas ang kanilang reputasyon. Sa inyong palagay, dito na ba magsisimula na magkawatak-watak ang grupo nitong si Armando at netong si Samuel? Maabutan kaya ni na Armando na buhay itong sina Samuel? Dito na rin kaya papalpak ang misyon nitong si Mara na patayin itong si Don Guillermo? Well, yan yung kapanapanabik na dapat nating antabayanan sa ang probinsyano. At kung ikaw ay may komento at gusto sabihin sa video na ito, ay maaaring i-comment nyo na lamang po sa ating comment section. At huwag nyo na rin po kalimutang mag-like, share, and mag-subscribe. Hit na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa panibago nating upload. Isang like at isang subscribe nyo lamang po sapat na. Maraming salamat po at pag-iingat po kayo parati ka pa. Sa mga gusto po manalo ng Realme C25S, ayan po. At saka ito pong Realme Buds Classic. Ayan, sa mga gusto po manalo nito ay subscribe po natin si Inay Maldita Vlogs. Ayan, ilalagay ko po sa ating description at comment section ang kanya pong YouTube channel link. Ayan po, isubscribe nyo po yan and then mag-comment po kayo sa isa sa video niya ng Jake Magnus TV. At doon po ako pipili ng mananalo ng Realme C25S at saka po itong Realme Buds, ayan, Classic. Or di kaya naman, kung ayaw nyo po ng cellphone, pwede po natin gawin na 10,000 cash po. Ano po, dun po tayo pipili ng mananalo. Kaya ano pa po ang hinihintay nyo, isubscribe nyo na po si Inay, ayan, Maldita Vlogs. Ayan po, ilalagay ko po sa comment section and then sa description yung kanyang YouTube channel. Ayan, maraming salamat po. Magnus TV at handa kang ipaglaban. May takbuhan ka kapag ginusto mo. Meron kang makakausap sa oras na magulo. Tutulungan ka basta ikaw ay inargabyado. Pero di niya kukonsintihin mga mali mo. Batang genyong walang inuurungan. Handang humarap, handang makipagsagutan. Tutulungan niya ang mga naaapi.